Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Kapihang Marinero. Magandang araw po, mga sir! Magandang araw din sa iyo, Arian. Kamusta po kayo ngayon sa ating bagong CQ na lang yung minememorize ko? Hello, Cap? Hello. Yeah, okay na rito. Okay naman po. So wait lang ha. Wait lang po at tayo ay. So ano po, meron tayo mga bagong mga kinakaharap ngayon na mga challenges. But before yan, introduce po natin ulit ang ating panel. Nandito po kasama natin si Chief Engineer Antonino Gascon Jr. Good afternoon po, Chief. Good afternoon, Arian. Good afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood, tagasubaybay. Good afternoon po. Kasama rin po natin all the way from sa Batangas po ngayon. Nandito po kasama natin si Captain Bert Sabay. Cap, medyo wala po kayong sound. Wala po kayong sound. Mic test, 1, 2, 3. Yeah. Ayan! Good job, partner. Okay, pumasok na. Opo, game na. All right, magandang araw mga partners, Miss Arian at ang ating mga partnero. Magandang araw po. Wherever they are, quarantine or no quarantine, magandang araw sa kanila at sana safe silang lahat. At syempre, kasama din po natin si Captain Flores. Hi, Cap. Okay. Hi, everybody. I hope na okay kayong lahat. Magandang hapon sa ating sa mga partners ko at kay Arian. Sana we're almost there. We're almost there. Kaya malapit na tayong okay. We might not normalize but we are there. At syempre naman po, kasama po natin si Engineer Nelson Ramirez. Naimbag nga malin, bigat naimbag nga malin, dira tayo amin di tagagamsat ko. Nga Ilocano, mayap agat manapon. Kay kayo ganteng keng Pampanga, mayong buntag sa ako mga kaigsuunan sa Subo, sa Negros, o sa Mindanao. Maayong hapon sa mga kasimanwa ko sa Iloilo. Sa akak mga kasangkayan, halete, maupay ng hapon, idoy. Kung may hermanos, allí na sa Buanga, buenas tardes. Ang mga maas tayong hood ko, Hasug, Habasilan, Tawi-Tawi, Halanaw, ako tabato, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La 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 la. Magandang hapon po. Kaway-kaway kay Miss Joy De La Cruz na nanonood ngayon, kay Enrique Odiboxe, at saka kay Mrs. Loretta Perlas, maayong hapon. Kay Andrea, hi Anne, at saka kay Baby Cool Spanadayo, good afternoon po sa inyong lahat. So mga sir, diretso tayo ngayon sa ating topic. Ang unang pag-uusapan natin, ang mga marinong pauwi sa probinsya sa pamamagitan ng Mercy Voyage, may masasakyan pa ba pabalik ng Maynila kung sakaling biglang tawagan sila ng kanilang mga manning agencies? Sino po ang unang gustong sumagot niyan? Ang tanong muna, Arian, yung Mercy Voyage na yan, yung pabalik probinsya, smooth sailing na ba? Problemado pa rin. Mm-hmm. Bago natin talakayin yung pabalik kasi yung papunta hindi pa masyadong smooth. So the more na very rough yung pabalik sa Manila. Yeah. Tingko mo na ano? Yung papunta pa na ng probinsya, problematic pa rin 'yan. Kasi unang-una yung mga marino natin nauwi na papuntang probinsya. Kaya nga ako nag-create ng maraming mga Facebook group
no? Kasi sabi nila, eh ako gusto ko ng umuwi. Taga saan ka ba? Cagayan de Oro. Eh, ilan ka? Ilan kayo dyan? Tatlo. Meaning, mag-charter ako ng aeroplano. Charter ako ng barko para pauwiin ka. Eh, alam ko, pinakamatipid para pauwiin ka yung Wallis Ting Ting. Pero mahirap pa na mag-order niyan eh. Yung Wallis Ting Ting na lumilipad. Yun nga po, actually meron pong viewer na nagtanong nung last episode natin kung paano ba sila makasama dun sa Mercy Voyage na tinatawag. Ganito po yan, ang pagkakaalam ko. Ang meron tinatawag silang ALMA o LMA, Licensed Money Agency. Ang pagkakaalam ko yan, nag-meeting sila. Ngayon, pinagre-report sila ng mga money agency kung ano yung mga pangalan ng mga seafarers nila na na-stuck dito sa Maynila na inabot na ng 2 buwan. So ngayon, yung 2 buwan na yan, bago sila ma-book, kailangan mag-undergo sila ng mga test na yan. Ang pinakahuli yata yung swab test na gagawin dyan sa DOH. Hindi siya makakalis kung hindi siya bibigyan ng certificate ng BOQ, yung Board of Quarantine, na ang mag-a-arrange ng sasakyan ay Coast Guard. Coast Guard yan ha. So without that certificate from BOQ, hindi ka may sasama. So nasa kamay ng mga money agency ngayon na mag-report sa Marina, dahil ang Marina ang sentro ng komunikasyon sa mga seafarers na na-stranded dito sa Manila. In the same manner, yung mga parating, yung mga respective money agency nila ang nakikipag-coordinate naman sa UWA dahil doon sa mga akomodasyon nila. Kaya nga ang sabi nila, decongest Manila now kasi marami yung parating. So, ang pagkakaalam ko ay sunod-sunod yung mga barko na naka-schedule. At may nabasa ako na ang listahan ng mga pangalan ng stranded dito ay naibigay na sa Marina. Mga kulang-kulang 200. Pero sinasabi nga nila, 1,000 ito nandito sa Manila. Opo. Nasaan yung 1,000 kung 200 lang yung nabasa ko pa? Yes sir, I agree with that, Sir Tony. Kasi ako, actually, ako, as a company, meron na akong 50 ngayon eh, sa boarding houses. Yun yung tinutulungan ko ngayon pakainin. So, ang naguguluhan lang kami, katulad nun, 14 days na yung aking 13 seaman. Hindi ngayon alam kung si paano ang gagawin yung kwa yung ano swab testing, kasi there is no clear ano, there is no clear guidelines regarding the matter who is in charge. Kasi nung isa nagtanong ako, ang sabi ng Marina hindi na raw sila in charge na Coast Guard. So ngayon may kung maraming advisory din ako na babasa na galing kung saan sa ang lead agencies. Anyway, hindi naman na ano ang problema lang kasi we have to understand na ang mining agency till now nasa lockdown ano pa mode. Work from home pa rin. So kung sa mining agency lahat, ibibigay yung responsibilidad na yan, sa malamang at sa hindi, wala rin makakaalis na from traditional seafarers. Kasi traditional seafarers, hindi natin na-monitor yung pagdating yan eh. O yung mga naka-line up, hindi natin na-monitor yan kung natin sa Manila pa ba sila o nasa probinsya. Eh ngayon, naglabasan na talaga palang nandito pa sa Manila. Kanya, yun ang nagiging malaking problema na yung first Mercy Voyage was only dedicated doon sa cruise ship crew. And I do not know now kasi ako wala pa ako nakakaranas na from my crew na tinawagan na nag-apply dyan sa Mercy Voyage na yan na naisama. Actually, ang bigat talaga ng mga mabigat talaga yung bumagsak sa mga shoulders ng mga mining agencies ngayon. Hindi lang yan, pati yung mga kailangang mga expenses din tulad ng sa quarantine, sa test kits, tsaka yung sa, syempre, pagkain po ng mga crew.
Galing po kay George Parantar Aleman Jr. Happy watching from Tambulig, Zamboanga del Sur. Mabuhay mga sir. Hello from Kidlat Herns. Hello po, watching from Marikina. Galing naman po kay Arnaldo Agustin Castro. Good afternoon, sirs. Watching your program on board MV Prosperity for All. Ay, sir, kayo na naman po. Magandang araw po. More power to everyone. Galing naman po kay Cindy Villanueva. Shout out to my previous Philippine Navy Reservist Commander, Commander Gascon. Chief! Thank you, thank you. Galing po sa CEO ng CF Sharp na si Miguel Rocha. Good afternoon everyone. Lots to discuss today. Manning industry is at critical turning point. The future of more than 500,000 seafarers are at stake. And galing po kay Michael Tanyola. Good day. Greetings from the forgotten frontliners at sea, delivering goods in calm and rough seas just to keep the global economy moving. May point po si Mr. Tanyola doon. Saka meron pong tanong si Kevin Winner. Asa na po ang kasunod na program ng mga ahensya about balik probinsya program sa mga seafarers? Out 40,000 seafarers, 600 lang ang napauwi. Ang mga ginawa nila ano ay walang announcement, walang information dissemination sa seafarers directly. At bakit po cruises lang ang nagbibigay ng importansya? Meron po bang gustong sumagot? Well, hindi natin pwedeng sagutin. Dapat awtoridad ang sumagot niya. I will butt in, partners. Bigyan natin ng konting perspective itong nangyayari ngayon. Ano? Ang Mercy Voyages, ang intention is para makatulong sa makauwi sa kanya-kanyang probinsya ang mga marinero natin. Including OFWs. Malaking bagay para sa kanila na makauwi sila, mga personal na pangangailangan, makapiling ang pamilya, at pang-personal na convenience. Pero ang situation natin, gaano ba kaligtas ang mga OFW at saka itong mga marinero sa COVID-19? How COVID-19 free ba sila? Sino ang mag-i-issue ng official clean bill of health? Bureau of Quarantine, Department of Health, accredited medical clinics na i-honor ng kahit na sinong local government unit. At this time, wala akong naririnig na official certificate na paniniwalaan. Kaya medyo may challenge. Ngayon, under our current circumstances, makakatulong ba ang Mercy Voyages sa pagpigil ng pag-spread out ng COVID-19? Ang palagay ko, ang direct impact niyan, yung sinabi kanina, ma-decongest ang Manila. Okay. Ang challenge ngayon, tama ang tanong kanina, pagtatawagin na ng kumpanya para sumampa ng barko, paano na? Dito, naging disadvantage yung ating archipelagic configuration. Ang hirap ng biyahe at saka transportation. So ngayon, hindi naman imposible na magkaroon ng solusyon para sa ito. Ang kailangan lang, coordinated, collaborated efforts among stakeholders. Kaya ang main concept na naisip ko dito, sort of synchronized voyages. Mag-ipon-ipon ng mga manning agencies o recruitment agencies sa mga taong stranded nila, isang biyahe, common destination, common time. Pagkatapos, yung pabalik nun, yun naman ang mga tinatawag na ng kumpanya. Kaya dapat ang crew changes synchronized na, hindi yung kanya-kanya na may sariling schedule. Now, on top of that, of course, kailangan ng coordination sa ship owners. Coordination kung saan ang biyahe ng barko. So magkakaroon ng common point na kung saan convenient ipadala ang mga crew for repatriation in other countries at saka kung saan naman mapapadala ang mga Filipino seafarers to join. So synchronize. Kahapon, ang term dito ay a hub, a crew change hub.
common. Somewhere in Europe, meron. Somewhere in Southeast Asia, meron. Somewhere in the Americas, meron. Na doon pababagsakin yung mga pauwi at doon din pababagsakin ang magjo-join. So, malaking ano to, malaking coordination among administrations at saka mga countries. Kaya lang, kung hindi umpisahan, papano? Mabubulaga talaga tayo pagkatapos ng lockdown na to. So, isa yan sa perspective na naiisip ko. Well, actually, okay. Magandang idea yan, partner. Pero ang magiging problema naman natin yan, yung mga mining agents, I mean, yung ship owners, cannot assure us dun sa hub na yun. Kasi there are some ships nila na hindi naman bumabiyahe mo. So, kasi yung pag-uwi sana, ang gawin na lang natin dito, kung COVID-free yung pinanggalingan nila, or not COVID-free, if they have certificates from there at pagpasok dito, yun na lang ang dapat nating tignang mabuti. Kasi up to now, wala pa tayo talagang yung sinasabing coordination ng mga mining agencies. We cannot do that at the moment since meron tayong lockdown. And on the other hand, ang gumagawa kasi nito ang ating lead agencies na hindi nga natatanong ang talagang stakeholders, which is the ship owners, kung paano i-coordinate. Kasi ang nag-coordinate lang sa atin ngayon, unfortunately, no offense meant, yung mga lead agencies without even asking ang mga mining agency kung ano talaga ang dapat gawin. Kasi katulad nga nung sinabi ko, yung unang sinabi ko yan kay Nelson, na paano ngayon kung uuwi yung ibang crew na naka-line up na and suddenly pagbalik nila after 3 days nag-open na kasi natatapos na yung lockdown ng 15, may mga GCQ na, suddenly pinabalik sila sa Manila. Paano sila makakabalik? So now, yung 50 crew ko na siguro half of them are line up and about to leave, nakumbinsi ko na huwag na lang kayong umuwi. At nag-agree sila. Na sabi ko, huwag nyo lang pahirapan din ang sarili nyo. Kasi pag umuwi kayo at pinabalik kayo, di kayo nakabalik, lalo lang hihirap ang inyong sitwasyon. So kung safe naman yung tinutuluyan nyo ngayon, then I believe na stay there and wait for your turn na makalis. Yeah. Correct. Lahat, Papa, may sasagin mga, po kayo? Lahat ng may mga engagement, palagay ko, huwag nang umuwi ng probinsya. At lahat ng mga naghahanap pa lang, I think they will have to consider going back to the provinces. Yes. Yes, I agree with that. Para ma-decongest ang Manila. I think kailangan lahat talaga mag-adjust. Meron nga pong nangihingi ng advice galing kay Chester Cabasa. Ano po ang masasuggest ninyo? Pinapapunta na po ako to report para makasakay. Di ko po alam, di ko alam ang kailangan papeles pa at least ng papunta Iloilo to Manila. Ano po sa tingin ninyo? Dadagdag pa po ba ako dyan sa Maynila? Tinawagan na daw po siya para makasakay. Palagay ko, gumawa siya ng paraan para makapunta ng Manila. Alamin niya sa local government units ang clearance na kung anumang clearance ang ini-issue sa Iloilo para makabiyahe siya. Second challenge niya kung may biyahe. Kaya ngayon pa lang hahanap na siya kung may mga scheduled flights o dahil nag-relax na ang lockdown at magpa-book na siya. At coordinated ito sa kanyang mining agency para kung hihintayin siya, mahintay siya at kung hindi naman siya mahintay, maabisuhan na para hindi masayang ang biyahe niya. Dahil marami na tayong narinig mga experiences na talagang ang barko hindi maghihintay ng crew kung ang crew ay hindi dadating. Kami partner, just recently meron ako naging experience. Nagpaalis ako ng limang tao. Okay, yung limang tao nakasakay sa barko. Yung bumaba na tatlo lang kasi yung bumaba. Unfortunately, sinara yung airport. So, yung pagsara ng airport, ni-require nga sila ng Rotterdam ng 14 days quarantine. So pagbalik nila rito, another 14 days quarantine. Kaya yun ang masakit sa mining agency ngayon dito sa atin na bigla-bigla na maglalabas ng advisory na hindi man lang binigyan kahit na... Tatlong araw. Oo. Na kahit na binigyan kami 2 araw, so after 2 days, magsasara. So at least may makakancel pa namin yung pababa. Tama. Yeah. Ganito. Kaninang umaga, tumawag sa akin si Captain Casario. May 7 silang pababa sa Hong Kong. Tumawag sa kanya ang mining agency na sinira daw dito sa Manila. Sinira na naman. Diba?
noong pecha 5, sinira nila at sabi nila bubuksan nila pecha 8. Eh, midnight ginawa nila yung resolusyon na yan. Kinaumagahan, in-implement nila. Kaya may mga aeroplano na lumipad na, bumalik ulit. Isipin mo, yung mga sa Hong Kong, naka-schedule na sana nilipad yung aeroplano. Hindi na tumuloy. Yung mga marino ngayon doon, mag-quarantine na naman yan ng 14 days sa Hong Kong. Kaya quarantine 14 days. Pagdating sa Manila, quarantine na naman 14 days. Talaga na. Hanggang ngayon, hindi pa naayos natin ang tamang protocol. Yan lang masabi ko. Oo nga. Ngayon, kung uuwi ka pa ng probinsya, isipin mo ha, probinsya lang ha, pre, hindi natin pag-usapan yung dagat sa Buangga del Norte at Misamis Occidental. Magkatabi yan. Walang taga sa Buangga del Norte magkapunta sa Osamis, walang taga Osamis magkapunta sa Buangga del Norte. Yan, magkatabi ng probinsya yan. Papaano ngayon? Ha? Eh, papaano ka makakabalik? Wala pang eroplano. Pero, nagmamatigas na talaga sila na gusto nilang umuwi kasi nami-miss na nila yung kanilang pamilya. Papaano ngayon nga pagdating mo doon, may tawag ka agad. Yung opisina mo, nasasagay ka na ng barko. Aber. Siguro yun po yung kailangang timbangin ng ating mga marino. Kasi yung sitwasyon po natin bago para sa lahat. Hindi naman po lahat na, wala tang nakapaghanda para dito. So siguro yun po yung dapat timbangin kung ano yung mas priority nila sa ngayon. May tanong po dito galing kay Reynold Rex Buado, gracias. Hello po, good afternoon. I know for sure po aware na kayo sa nangyari sa pinsan ko na nawala on board sa barko. May I ask po, what are the legal actions na pwede gawin since ayaw magbigay ng copy ng company ng master's log? Kung niisip nila ay madadivulge yung information kung sakaling ibigay nila ay nakakalungkot pa yun. Dahil karapatan ng parents ng pinsan ko na malaman ko anong tunay na nangyari sa anak nila. Remember, walang magulang ang nais na mangyari yon sa kanyang mga anak. Sana matulungan niyo po ang family. So ano po ba yung protocol doon? Ganito, hingiin nila. Ayaw talaga ng mining agency nila na magbigay ng master's report, magsampa sila ng kaso. At bago sila magsampa ng kaso, kumonsulta muna sila sa akin at bibigyan ko sila ng tamang abogado. Baga mamaya, mapunta sila sa abogado na tinatawag na ambulance chaser. Mapasabak sila sa mga ganun. Kumonsulta lang sila sa akin pagka matapos sa itong lockdown. Okay. Baka naman makatulong yung party list. Ano ka? Pakiulit po yun, Kap. Baka pwedeng makatulong ang Marino Party List. Idulog natin ito sa Marino Party List. Opo, baka nga po ano, sa Marino Party List. Kaway-kaway po mga sir sa Marino Party List. Alam mo, Arian, kung wala talagang nangyaring foul play or anything, why to cover up? Bakit kailangan mag-cover up yung ano? It's karapatan ng kahit sino nang bibigyan ng master's report. Kung walang tinatago, I cannot understand bakit hindi sila mag-issue kahit dito sa amin. Nyari, may na-disgrasya. Isang message ko lang sa kapitan, I want you to send me kung ano yung master's report. And after 2-3 minutes, 5 minutes, pagkatapos ng email, na pinadala niya na sa akin. Kasi kailangan dito, kung wala kang tinatago o wala man lang may nangyari talagang foul play, they suppose kahit ang mining agency, okay, mining agency has nothing to do with that. So ano na natin, iwan natin yon dahil wala ang mining agency. Owners and the master has the responsibility to report to the mining agency kung ano nangyari. Kasi mining agency's responsibility is to report to OWA. Kasi documented si ano yan, OFW. How many days po yun, sir, usually? Kasi baka mamaya, dahil din sa sitwasyon natin, kaya medyo napapatagal yung communication between different parties. No, kasi in our age now na may email, yung master's report,
madaling ma-obtain nyo kasi pag nangyari yun, ilalagbook mo yun, tapos gagawa ka ng report, ay re-report mo sa ano mo yun, sa kumpanya mo yun. At yung kumpanya, advice din ng mining agency sa Manila, but mining agency has nothing to do with that. Has nothing to do. Kung ano lang yung report na darating, yun lang ang pwede namin i-provide. Pero yung master's report, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makapagbigay yung kapitan if there is no power play? Yun ang hindi ko maintindihan. Opo. Sir, galing naman po kay George Parantar Aleman. Mga sir, kailan po kaya ang probable crew change kay, for dry cargo? Actually, yung crew change is a very, very difficult issue ngayon na kinakaharap ng mining agencies. Kasi, basta bigyan nyo lang kami. Ayan, bigyan nyo lang kami ng flight. We can send all the people. I have na hundreds of line up. Bigyan nyo lang kami ng flight. We can send them anytime. Anyone po? Okay. May pangalawa tayong katanungan. No? Sapat na ba ang 6 months extension pa rin sa barko sa kanilang panibagong kontrata? Kasi nagbigay na 6 months extension ang marina. Ngayon, sapat na ba yan? Kung sasampas sila ng barko ngayon? Padre, katulad right, sinabi ko sa sasagot. Padre, sinabi ko sa iyo yan. Nag-text ako sa iyo. Yung 6 months will only favor the people on board. Kasi yung 6 months sa lupa means nothing. Kasi 6 months contract mostly sila. Paano ko sasakay ko ba siya kung 6 months contract lang siya? Can I be assured na after 6 months, mapapababa ko siya? Kaya paano kung hindi convenient yung port? So ang sinasabi ko sana, gawin ng 1 year. Kasi kung 1 year, mababawasan pa ang problema ng marina. Hindi sila magsasabay-sabay. So itong mga bibigyan nila ng 1 year, sasakay ng isang kontrata yan. Some of them will finish their contract after 6-7 months. Some of them will finish their contract 9 months, 12 months. So, hindi masyadong mahirapan ng marina doon sa ano na influx ng mga mag-re-renew or makukuha ng mga dokumento. Yung 1 year is more than enough para pag nag-normalize, di okay na. Kasi kung 1-6 months, it serves nothing doon sa mga nandito sa lupa. Sa onboard, yes. Kasi para makauwi lang yung 6 months na bibigay mo sa kanila dahil expired na, para lang sila makabalik. If I may, Apo, Chief. Yung 6 months, tama yung sinabi ni Captain Flores. Those who are only on board. Tama yan. Pati yung Siemens nila, pati yung COP, lahat ng dokumento, i-extend ng 6 months. Pero yung sasakay, hindi yun i-extend ng 6 months. I-re-renew mo yan, pero bibigyan ka ng special lane. Bibigyan ka ng online, para bibigyan ka ng 1 year immediately para ikaw makasakay. Imbis na 5 years yung bibigay sa'yo, 1 year lang. Dahil wala namang kontrata na 1 year ngayon eh. So, yung 1 year na ibibigay sa'yo, initially, nag-expire yung COP mo, mag-apply ka. Bibigyan ka ng 1 year. Yun yung draft ng marina ngayon. Opo. Para po sa training center, sir, may mga guidelines, procedures na po ba regarding sa training center? Ang sagutin ko yan, Arian. Opo. Ang marina, inaantay lang na magdeklara rin dito ng GCQ o moderate, no, hindi yung ECQ. Pero nasa kanila na nakahanda ng ilalabas, hindi naman pwedeng i-preempt yung mauuna yung circular bago yung pagdeklara nila GCQ. Mayroon na silang nakahanda na para sa training center. In fact, nagkonsulta na ang marina paano ang suggestion na pag-implement sa PAMTCI, nagkonsulta na rin sila. Sa advisory council, nagkonsulta sila. So,
binuo lahat ng suggestion para gagawin isang advisory. At mayroon na silang malapit ng mabuo. Pero one thing for sure, reduce ang trainees. Kumbaga, instead of 24, at least 12. To maintain yung social distancing, lahat ng mga health protocols. Yung face mask, yung instructor, may face shield, lahat ng mga daanan, may aro na hindi kailangan magsalubungan na dikit-dikit, yung gano'n. No? So, mayroon na silang ginagawang guidelines para sa training and assessment. Ilalabas ng Marine yan bago mo madeklara yung GCQ, palagay ko. Chief, a suggestion lang. Kung nakakausap ang Marina, kumari yung theoretical side, dapat online na lang. Online na lang gagawin yung theoretical side. Kumari. Pinag-uusapan na rin yan, pre. Pinag-uusapan na rin yan. Isinaman nila lahat yan. Practical, theoretical, lahat. Sinama na. Yeah. Yung theoretical, yes. Kung pwede, distance learning na lang. In fact, okay. Yung mayroong ngayong advice ng Marina na pinapasubmit ngayon ng ang PAMTCI kung anong platform ang gagamitin para yung tinatawag ng distance learning o e-learning para yung mga theoretical aspect, doon na lang gagawin. Pero yung practical, lala pagbalik niya, dito pa rin sa practical niya gagawin. Pero again, sa practical side of it, i-maintain mo pa rin yung social distancing. Kung with the use of simulator, depende kung ilang simulator mo. Yung mga ganong bagay. Kung sa mga basic safety courses, depende yung area ng lugar mo. Baka napakasikip naman yung swimming pool mo, tamang-tama lang na meet mo yung minimum measurement, yung pala pag nagsabay na tumalon yung anim, dikit-dikit din sila. Inatasan nila ang training center na mag-submit kayo kung paano ninyo ma-fulfill yung protocols na ito. Ilang trainees ang kaya ninyo. Huwag lang lumapas sa 12. Meron na yan na ginagawa ang Marina. Meron na. That I can assure you. It's in the drawing board na. Ilalabas nila yan. Yun po, sabi po ni RTG Savag, bakit di po kaya bigyan ng recertification at least 1 to 2 years extension sa ngayon lang kasi not possible mag-training? Kaya nga, i-apply mo na lang ng online para bibigyan ka ng extension ng 1 year. Ang tawag na hindi na recertification. Bibigyan ka ng certificate na valid for 1 year talaga. Sir, galing kay Nicolito Sepulveda, sagot po niya dun sa nag-message kanina. Master's report is not issued to just anybody just because you asked for it. They have prevailing media procedures incorporated into their ISM system. Once the official investigation is done, the company itself will issue the statements, even then, only to direct to the responsible authorities. May nag-PM po. Mr. Nelson Hermes, are we going to contact you? Pa-PM na lang po sa tinig na Marine BGTV. Pa-PM na lang po yung message na yon para mabigyan po namin kayo ng contact numbers. Baka maraming magkaroon na maraming text mate si Papa kung ilagay natin dito yung number. Saano? Pwede sila mag-message sa personal timeline ko. Sinasagot ko naman. Dami. Ang dami ko sinasagot, araw-araw, siguro mga 20-30, ganun, araw-araw. Okay, hello kay Margran, nanonood po siya ngayon, kay Janet Albus, kay galing kay Rodolfo Fernandez, I agree po kay Captain Flores sa 1 year.
Hello, Kane. Good afternoon, ma'am and sir, lalo na po kay Captain Flores. So, sir, ano pa po ba yung may contingency plan na po ba ang POEA at Marina sa mga magdadagsaang mga aplikante? Alam mo, Arian, yung sa POEA, wala silang problema kasi matagal na silang okay na yung system dahil meron silang in-house processing and everything. So, hindi sila magkakaroon ng problema dyan. Kaya kita mo, hindi mo naririnig ang boses nila. Kasi they have already structured system na meron ng in-house processing. Kaya, yung hindi sila pumapasok. So, pagdating sa OWA, they have nothing to do yung sa influx na yan ng mag-a-apply o papaalisin. And they have something to do about the benefits. Yun lang naman. Sir, meron pa po ba kayong gustong idagdag? Yeah, ako, no? Dito sa contingency plan ng Marina, ang sinasabi ko, ang problema ko dito, kasi mahigit isang buwan na walang aplikante. Paano ngayon, magdagsaan? So, 30,000. Ang estimate ko na nandyan, mag-a-apply, makaya-kaya yan kagad. Gano'ng katagal yan? May nasabi na ba sila doon na Chief Gascon? Tungkol dyan? Ang pagkakaalam ko ay mayroon na silang contingency plan dyan. Mayroon na. I-activate nila yung mga regional offices nila, yung 14 na regional offices. May advice na sila noon pa yan noong 2019. Mayroon na yan. So yung activate nila yung mga regional offices. Yes. Para ma-suggest yung dito sa Manila. Correct. Kasi yung magdagsaan. Yeah. Nalaman ninyo, noong unang nilipat yan, galing sa Philippine Coast Guard, inabot ng 5 taon bago nila naayos. Tapos, dumating sa panahon ni Dr. Mejia, nagkalit-silit-sila naman. Ni Bautista pa. Ni na Bautista. Dahil in order nila yung Simas Book nila sa Hong Kong na delay, nagkalit-silit sila naman. Natutulog na naman yung mga marino natin sa bangket. Tapos dumating si Dr. Mejia, in order na naman sa Hong Kong, nabulilyaso na naman. Tulog na naman yung marino natin sa bangketa. Rally na naman ako. Baga ngayon, mag-rally na naman ako. 70 anyos na ako, wala na akong rally. Wala na rally ngayon, may social distancing na. Actually, narinig ko kanina. May news kanina si Harry Roque yata regarding sa ang Manila yata will be declared GCQ. And that is, we cannot stop, and that will be on Friday. We cannot stop mining agency and the owners to send people now. Kung contingency pa lang, ang sa Marina at hindi pa nila, wala pa talagang concrete guidelines, then we might end up with the chaos dito. Kasi pagka nag-GCQ na sa Friday ang Manila, offices will be open 50%, they okay ng workforce yun. So we can already send people at saka magdumating yung, magpapadala ng tao sa onboard. And most of these guys now are here in Manila. Very, inabot sila ng strand ng pag-declare ng lockdown. So pag nag-open sa Friday, nag-GCQ on Saturday, owners will start asking us to send the people on board. Yan ang magiging the situation will start on Saturday. Pag GCQ na kasi. So are we ready for that? Kung contingency pa lang sila, nasa drawing board, I think they have to make a swift move on this para ma-solve natin itong problema na to. Yes. Magbibigay na ako ng opinion doon sa 1-year extension. Opo, Kap. Sa akin, there is no point na ililimit mo sa 1-year extension or recertification kung nandito siya sa bakasyon. I think that should be 5 years na kung nandito siya dahil he can process his documents in accordance with the requirements. Ang issue lang, kung kailangan niya ng refresher, which is mandatory every 5 years. So I think ang administration now
should consider na bigyan ng priority ang BT refresher as soon as possible mabuksan na to para dahan-dahan makapag-refresh na ang mga nasa bakasyon ngayon at makapag-process na sila ng kanilang re-certification o revalidation ng kanilang COP, COC at hindi na kailangan isang taon kasi pag isang taon yan, a year after, makakadagdag sila sa backlog ng present number na pina-process. Just imagine na we have something like thousands, ano, 30,000 ang come and go every month. At certain percentage niyan kailangan mag-refresh kasi 5 years, every 5 years mandatory mag-refresh. So kung to me, nandito na rin lang sa lupa, kumpletuhin na yung process, 5 years na ang revalidation. Yun lang calibrated. Priority muna ang mga mandatory courses like the BT refresher. And then dahan-dahan yung mga non-essential, non-critical. Pwede naman yan, graduated. Actually, next week, pwede na dapat magbukas ang BT refresher nationwide. Tama lang yung sinabi ni Chief Tony Gascon na subject to the compliance ng training center for physical distancing at saka yung health issues para magkaroon ng prevention sa spread ng COVID-19. Ngayon, gaano ka safe yung tubig, ano? Sa swimming pool, pag sabay-sabay silang nasa swimming pool, nag-jump into the water, gaano ba ka-safe yung transmission ng COVID-19? Patay ba ang virus sa tubig? Ang alam lang natin ngayon, it's nasa droplet. Droplet, so liquid yun. And it's spreading. So pag nasa liquid sila, they might live longer. So ito mga considerations. Kaya I think ang ating mga authorities may challenge talaga kung paano i-prevent ito. No known cure, no known vaccine. Our only defense, the whole humanity's defense against this COVID-19 is distance. Physical distancing lang at this time. At this time. So kaya lahat tayo rito kailangan mag-cooperate. Yes, tama po. May opinion there. Yeah, may isa ba akong situation, no? Katulad for example, may mga crew ako rito na tinanggap ko na 1 year yung validity ng documents. And now 3 months na hindi, kasi yun, na-line up sila. But now 3 months, so hindi na valid ngayon yung documents nila. Correct. O so, yun ba, hindi pwedeng mabigyan ng konsiderasyon? Kasi kung magte-training pa sila, dadagdag pa sila sa pabigat. Kasi kahit sa medical ngayon, most of their medical certificates are expired. So, ang requirements ngayon ng medical sa amin, sa bawat company, 3 lang ng 3 ang kanilang gagawin sa social distancing every day. So, maraming yung challenges na dapat harapin eh. So, are we ready for that? Kasi otherwise, yan ah, lalong hindi tayo makakahanap ng cure dito kung hindi talaga magkakaroon ng swift move now. Make a swift decision now. Yes. Tama yan. Basta nakamute ka. Nakamute ka po. Yeah. Okay. Ganito. Ang akin lang, no, kung halimbawa doon sa swimming pool, sa refresher course talaga, dapat lahat sila may PCR COVID test. Sub-test. Bago sila kukuha ng refresher training para safe lahat ang mga nandoon. Sigurado sila. Sana nalulunod yung COVID. Yan, sana hindi marunong sumamoy yung COVID. Oh, sana. Kung patay sa tubig, okay lang. Oh, sana hindi marunong lumamoy. Nasabi sa tubig. Meron pa dyan sekretong iihi sa swimming pool. Paano ba yan? Ang sinasabi sa guidelines ay kasama sa medical requirements yung wala siyang symptoms. Hindi naman sinasabi magpa-rapid test ka, kundi ma-detect lang na asymptomatic o klaro ka. Yung ganun ang sinasabi sa protocol na lalabas. Pero meron din sa ano nga na may nababalitaan din ako, sir, ngayon regarding naman sa mga ship owners. They will require PCR.
prior joining their ship. Yun ang medyo mabigat pag pinatupad naman nila yon. Oo, dahil medyo may cost. Yes, yes. 4,500 yata ang isang kit. So that would multiply DPME by 4 or 5 times. Yes, correct. Di mo naman pwedeng i-charge sa seaman yung kawawa naman. Oo, charge sa owners. At ang owners masasaktan. Imagine every 100 crew. We are talking of half a million na additional cost. Magiging mas mahal ang mga Filipino seafarers kumpara sa ibang lahi, lalo niyan. Yes, exactly. Yes. Ang daming add-ons. Now, kaya kailangan palagay ko mabigyan ng tamang input sa ating mga government agencies at saka think tank nila para makapag-set up ng tamang formula. Kagaya ng ito, nakaraan lang, mga a week or 2 weeks ago, isang mining agency, full crew supposedly magte-take over ng isang new build sa Japan. Na bago matapos ang April 28, dapat nandoon na ang mga crew. Inabot ng lockdown, so lahat ng manggagaling sa Pilipinas hindi talaga nakaalis. Nag-source ang management ng crew from Eastern Europe, Ukraine. Ang crew, actually nakapag-source sila nung nasa airport na, nagsara ang Japan. So hindi sila makabalik ng Japan. Hindi sila makabiyahe ng Japan. So yung Ukraine, hindi natuloy. Nagpa-standby ng mas malapit na crew, Myanmar, ang management. Bago natapos ang April, napuno nila ang barko ng bagong crew at na-deliver, takeover, but without Filipino crew. Dahil sa Pilipinas, walang processing, walang biyahe, wala lahat. So, yan. Vessel, one vessel lang ito. Cap, yan nga ang sinasabi ko. Kasi nangyari, yung lahat ng mga barko, dahil yung mga crew, na bumaba na Pilipino, ang pumalit Chinese. Kasi nandoon na yung Chinese ko. Oh, ngayon, dito sa Asia, nandyan yung Myanmar, Vietnam, ha? Isipin mo, ang Vietnam, walang namatay at inalang yung cases nila, swabing-swabi ang Vietnam, kaya mag-take over yan. No? Oh, sa Eastern Europe, maraming mag-take. Ito ang panahon. Kaya napaka-delikado ito sa atin, no? Sa ating mga crew. Hindi nila naisip yan. Kapag ka ito na, magpapalitan na, kaya ba natin magpadala ng replacement? Baka hindi natin napaghandaan ito. Yan na nga ang iniisip ko noon pa man. Yes, tama. So, ang advice ko dito, I think our mining agencies with all their management and leadership has really to put up inputs, accurate inputs on how these processes are going on all over the world in coordination with the ship owners, yung mga agencies, port state control administration, certifications. Especially magko-complicate dito yung visa. So kailangan yung visa on arrival So para ang processes, at least may ma-assure ng Pilipinas or ng Philippine administration na we have processes in place. Dapat yan may online processing na rin para sa mga walang issues sa dokumento. Ngayon, ang payo ko sa mga seafarers na nasa Manila ngayon, na travel ready. Meaning all their documents are valid for at least 1 year or more. Wala silang kailangang kuning training, walang kailangang baguhin. I think they should stay put in Manila and be ready para pag nagbukas, nandyan na sila. At yung mga hindi pa nakakabiyahe papuntang pabalik ng Manila, I think the mining agencies will have to think twice na sometimes when no one is available, the worst becomes the best. Okay, last question na po tayo. Galing kay Ronel Cruz Presente. Sir Gutierrez po, may tanong lang ako kay Captain Sabay regarding sa training. Paano if nasa
Easy Q pa ang lugar tapos may training, magkakaroon ba ng special passes sa mga checkpoints at hindi lahat na magte-training ay may standard sa Manila? Number one, ano? Kung may ECQ pa ang lugar, I think they will not be allowed to undergo training. Bawal ang gathering ng mga tao na more than 4 participants. That's for sure. So yung mga under ECQ, I don't think they can operate training or even classes. Hindi pa rin, unless online or virtual training pwede. Na hopefully, tatanggapin din ng ating administration. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Any last messages po? Kay tayo kay Chief Gascon? Yeah. Yung sagot ni Captain Sabay, tama yan. Ang tanong naman nung nagtatanong yata Arian ay paano siya makakalusot sa mga checkpoint? Kapag ka galing ka sa ECQ, hindi ka na makakalusot talaga. Kasi gaya ng Cebu, ang sabi kanina doon sa message ni Secretary Harry Roque, ang Cebu City lang ang nasa ECQ sa ngayon. Hindi yung province of Cebu. Hindi yun. Ang province of Cebu ay sa ECQ. ECQ yung city lang. So kung nasa city ka, hindi ka makatawid. Hindi ka makatawid na palabas papunta doon sa ECQ. Kaya para ka rin, wala rin, hindi ka makalabas. As in, yung mga taga Buhol na nasa GCQ sila, pwede silang pumunta any place in Cebu but not Cebu City. Yung ganon, but not Cebu City. Pag dito sa Maynila, antayin pa natin na idideklara nila GCQ pero mayroon yung area na ilalockdown nila para hindi mapasma lahat ang buong Metro Manila. Halimbawa nga, sabi nga, GCQ ang Valenzuela. May nagtatrabaho sa Manila na taga Valenzuela. Hindi siya makakalusot kung ang Manila ay nasa ECQ. So, selective sila. Ideklara mo kung saan yung malala na lugar. Yan ang lockdown nila. Pero hindi nila pinagbabawalan na yung nagtatrabaho ka sa ganito. Ganyan din mangyayari. Ayun nga palang Manila, sirs, partners, ang declare yata sa atin, modified. Modified? Oo, kaya, mas mababa lang ng konti doon sa ECQ. Sinabi nilang modified, okay, lockdown nila ang Tundo. Yeah, ganun, sir. Lockdown sa Sampaloc. Mga ganun. Para bang ano, one rank lower lang siya doon sa ano. In between siya ng GCQ at saka ng ECQ. Alam na, pero buong Pilipinas, barbecue sa init. Barbecue. Sila hindi na naging ESQ. Ano po yung last message natin bago tayo mag-close, Captain Flores? Yan na lang ha. I mean, sana pag nagkaroon ng modified or GCQ sa Manila, yung in place na sana lahat yung rules and regulation at mai-post na agad para yung ipopost nila, ipapadala rin natin sa mga ship owners, so magkaroon kami ng good ano transition dito sa from ECQ to GCQ. Kasi we really wanted to send our people on board now. We really feel sorry for them. Gusto na talaga namin sila magtrabaho. But, yan ang ano natin, dahil nga dyan sa pandemic na yan, we have to be sure na everybody's safe. So, yun na lang ang masasabi ko. Stay safe, everybody. Huwag na kayong maglalabas dyan sa boarding houses nyo. At least dyan, matutulog kayo, magkakatabi. Alam nyo na wala sa inyong may GC, wala sa inyong may corona, may COVID. Kaya, ingat na lang. Konting tiyagaan lang yung mga nandito na huwag na kayong umuwi. Payo ko lang para huwag nyo nang dagdagan ang dilema ng inyong pag-standby. Ilang po. Captain Sabay. Yes, ang advice ko no sa mga seafarers na travel ready, stay put at anytime na magkaroon ng requirements, they're good to go at opportunities nandiyan lang.
Sa processing, I believe this time it must be considered seriously na ang COVID-free certification will be part of the PEME. Additional cost, but it will ensure safety, free from spreading. We contribute to prevention. So I think isa yan sa mga asahan natin. And sana yung visa on arrival in effect, especially for seafarers who are the workers of the world. Okay. Pahabol. Maraming salamat sa Marina at sa OWA kasi today they called me up regarding my 13 quarantine crew tsaka yung dalawa nasa boarding house. They will facilitate tomorrow yung ano nila. Maraming salamat po. Papa, nakamute ka po. Papa, nakamute ka. Ulitin ko lang din yung sinabi ni Captain Sabay ng lahat na kung kayo ay ready na yung mga papeles ninyo, huwag na kayong umuwi. Baga, mamaya, pagka nagka-uwi ka, tinawagan kayo, maglulumpasay na naman kayo, magagalit na naman kayo na kailangan ninyo ng Mercy Voyage na naman para papunta dito sa Manila at maghanap naman kayo ng barko, eroplano na magdadala sa inyo. Wala na. Hindi ko na kayo sasagutin dyan. Natahimik na lang ako kahit na maglumpasay kayo. Okay? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Samahan niyo po ulit kami next Tuesday, 2 o'clock, dito lamang po sa Kapihang Marinero. See you soon! Bye-bye, everybody! Bye. Stay safe, everybody! Stay safe! Hello?